pag-uusapan natin tungkol sa biotic components of an ecosystem. The biotic part of the ecosystem pertains to all living things. Ibig sabihin, ito yung component ng ating ecosystem na kung saan nagtataglay sila ng buhay. There are three major groups of biotic components of ecosystem. First, yun yung tinatawag nating producers. Second, consumers. And third, decomposers. Perfect. Itong mga producers ay ang mga organisms na kung saan kaya nilang mag-manufacture ng pagkain or make their own food. Sila din yung tinatawag nating autotrophs. The main producers ng ating ecosystem ay ang mga chlorophyll-bearing organisms tulad ng mga halaman or plants. Alam nyo ba kung bakit? Plants can photosynthesize. Well, ano ba ang photosynthesis? In its simplest nature, the photosynthesis is the process na kung saan ang sunlight, carbon dioxide, at water ay ginagamit ng plants in order to produce sugar and oxygen as by-product. Alam naman natin na ang sugar ay isang type of carbohydrate. Ano ang carbohydrate? Mahalaga ba ito? Ang sagot ay oo. Carbohydrates are the main source of energy of our body and they are building blocks kung saan ginagawa ang ibang nutrients like proteins and fats. Halimbawa nito, ang mga pagkaing mayaman sa carbohydrates ay potatoes, bananas, bread, and corn. Bukod sa plants, meron din po tayong tinatawag na green algae, kung saan they are capable to photosynthesize in order to produce sugar and oxygen. And in fact, itong mga green algae are responsible for the most amount of oxygen in our atmosphere. Aside from those, meron din tayong photosynthetic bacteria which can also photosynthesize. Ang halimbawa nito ay ang mga cyanobacteria. These bacteria are living in a moist soil and water which contribute to environment through photosynthesis. Plants, green algae, and photosynthetic bacteria are all producers because they are able to photosynthesize. However, meron din tayong mga producers na hindi photosynthesis ang mechanism. Instead, they are chemosynthetic. Halimbawa, itong chemosynthetic bacteria which undergoes chemosynthesis tulad ng mga methanogens which produce methane from carbon dioxide and hydrogen in oxygen poor condition. Ang second major group of living things are the consumers, kung saan hindi nila kayang gumawa ng kanilang sariling pagkain or they cannot make their own food. So, syempre, dumedepende sila sa ibang organisms for food. They either eat or they feed on other animals. Sila din yung tinatawag nating heterotrophs. Base sa kanilang mga sizes,
ang mga consumers ay nahahati sa dalawa. Una ay macro consumers at ikalawa ay micro consumers. From the word itself, macro consumers, ito yung mga large consumers. And micro consumers naman ay mga small consumers. Explore natin ngayon ang three groups of macro consumers. Ito yung mga tinatawag nating herbivores, carnivores, and omnivores. Let's start with the herbivores or mga plant eaters. Ito yung mga hayop na kumakain ng halaman o plant lamang. Halimbawa nito ay horse, carabao, and goat. Ang mga flesh eaters naman or carnivores ay ito yung mga hayop naman na kung saan hayop o animals lamang din ang kanilang mga kinakain. Examples, Philippine eagle, snakes, and hawks. Then we have our last and third group of living things in our ecosystem, the decomposers. Decomposers are also called micro consumers dahil karamihan sa kanila ay too small for our eyes to see. They break micro consumers or micro consumers are also called as saprotrophs dahil they feed on dead organic matter. At ibang tawag sa kanila naman ay final consumers kasi they break down complex substances into simpler substances na magagamit muli ng mga producers. Common examples nito ay ang mga fungi which are almost everywhere and we also have microscopic bacteria. Mahalaga ang mga organisms na ito para ma-recycle ang mga minerals sa ecosystem upang magamit sa muli ng ating mga producers na kakainin ng mga consumers at i-decompose ulit ng mga decomposers. And the cycle goes on and on. Bago tayo magtapos, let's have a short recap. In our episode for today, we discussed about the biotic components of an ecosystem, including the producers, consumers, groups of consumers, and lastly, the decomposers. Perfect! At dyan, nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Kung bago ka pa lang sa channel ko, pa-hit ang subscribe button. And don't forget to click the notification bell button para lagi kang updated sa mga sumusunod kong videos. At ang video na ito ay libreng share sa mga kakilala mo at maging sa mga classmates mong grade 7 ngayon.